Nandito tayo ngayon sa Beznau nuclear power plant, few miles outside Baden, Switzerland. Itong plantang ito ay gawa ng Westinghouse nung 1960s. Dalawang unit ito ng mahigit 350 kada isa na nuclear power plant na mula noon hanggang ngayon ay nagpo-produce ng malinis at ligtas at murang nuclear power para sa bansa ng Switzerland. Mas luma po ito sa ating Bataan Nuclear Power Plant. At kaya po ako nandito para ipakita na wala pong nangyayari sa kapaligiran. Ang tubig dito ay hindi napopollute nitong nuclear power plant na ito. May isda dito sa ilog na ito, nagfi-fishing ang tao rito. Nagpi-picnic ang tao, kuminsan nagsi-swimming dito sa ilog na ito at walang masamang nangyayari. Ako po ay nalulungkot na sa bansa natin, maraming mga hindi katotohanan na sinabi tungkol sa ating Bataan Nuclear Power Plant na kapag daw ang isang babaeng buntis ay lumapit sa Bataan Nuclear Plant habang umaandar ay matutunaw daw ang bata sa loob ng tiyan ng babae. At ang mga isda sa dagat dahil sa cooling water ay mamamatay masisira ang kalikasan natin. Ito po ang nagpapatunay na hindi po totoo ang mga istorya na yan. So from history at saka itong concrete example, gusto ko pong ipakita sa ating mga kababayan na safe ang nuclear power. Doon po tayo nang galing kanina, nakita natin itong Beznau Nuclear Power Plant mula doon sa kabila. Nandito naman tayo ngayon sa kabila at kung mapapansin nyo, nandyan po ang discharge ng cooling water nitong nuclear power plant na ito. Sumisipsip po ng tubig itong plantang ito sa ilog na ito para ipalamig ang makinarya sa loob. At pagkatapos pong napalamig na ng tubig, lumalabas po yung tubig at dito rin tinatapon sa ilog na ito na mas mainit na, siyempre dahil na-absorb na yung init ng planta. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo ito para makita nyo mismo na walang masamang nangyayari dito. As a matter of fact, kung titignan nyo po dun sa baba, merong isang tao na nakatayo sa isang boat na maliit na nagfi-fishing. At ang balita ko po rito ay kinakain po ang isda na huli dito sa ilog na ito. Mamaya po, bababa po kami dyan. At para mapakita po sa ating mga kababayan na ligtas talaga itong tubig na ito, bala ko pong mag-swimming dyan sa tubig na yan. Para mapatunayan na wala pong dapat ikatakot na ligtas itong nuclear plant na ito at itong mga tubig na dumadaloy dito. Galing po doon ang tubig papunta dito. So, dito po tayo sa downstream ng discharge ng cooling water nitong plantang ito. Kung titignan nyo po itong sa harap ko, meron pong simbahan dito at may malaking community na nakatira dito sa tabi nitong power plant na ito. 40 years na po itong power plant na ito na umaandar, na nagpo-provide ng power. Wala pong nagkasakit dito. Malusog ang mga tao rito at wala po silang reklamo. Sila nga po ang nagdidepensa nitong plantang ito na dapat manatili ito dito. At nagbigay po sila ng approval na magtayo pa ng isang bagong planta na doble ang laki sa plantang ito. Kung papasok kayo, mararamdaman nyo na
medyo malapit, malamig. Ngunit banda doon kung saan ako napunta, merong dumadaan na mainit na tubig na galing sa planta. Feel na feel mo yung init na tubig na galing sa planta. And so, sana napakita ko today na walang big deal dito sa pagkaligtas ng tubig na dumadaan sa isang nuclear power plant. Yung sinasabi sa atin na mga masamang mangyayari, hindi po totoo yun. As a matter of fact, naniniwala po ako na itong tubig na ito ay napaka-safe na pwede itong inumin. Gusto ko rin pakita na itong tubig ay walang contamination na galing sa planta. Kaya, ito po. Kainin ko po yung tubig, walang masama po mangyayari sa akin. I hope na this effort can somehow convince o makumbinsya nga ating mga kababayan na buksan ng kaisipan sa isang bagay na napakalaki ng impact sa klase ng buhay, sa uri ng buhay na pwede sa Pilipinas. Kung maging mura ang kuryente, kung maging sapat ang supply ng kuryente, walang papatid sa ating pag-asenso at progreso ng ating ekonomiya at sa ikagaganda ng kabuhayan ng mga Pilipino.